Yeah bro, let me back, oh story on like me today, call me back, yo. I'm a Yoruba, I'm a Yoruba, I'm a Yoruba, baby, I'm a Yoruba. Watch and learn. Watch and learn. Watch and learn. Watch and learn mga guys, meron naman tayong panibagong kwento ng buhay na ating sinasubaybayan ngayon. So, paki-watch and learn mga guys. Siya po ay si Carlito Bologna Digal. Pinanganak noong July 12, 1957 at pinanganak sa Tuburan, Corte, Surigao del Sur. Kasalukuyang nakatira sa Bagtastan sa Cavite. Siya ay isang mabait at masipag na lolo kung siya ilarawan ng kanyang mga pamilya. Nagtatrabaho bilang construction worker dahil skilled mason siya. Napaka-talented po ito si Papa Cardito. Nagsisimba sa araw ng Linggo, may pagka-komedyante din siya. Nang biglang nang hina at gumagamit na po ng tungkod. Napuntang ospital na po para po sa check-up ni Papa. Dala ang pag-asa na sana manumbalik yung sigla ng mukha niya. Talaga pong masama na po yung timpla ng kanyang mukha rito. Mga guys, ito na yung araw kung kailan makuha na namin yung result ng mga laboratory at x-ray ng aking Papa. Dahil pinaraboratory namin kahapon. So nakukuha namin ngayon. So ang findings po, wala. Good health po. Healthy po ang Papa natin. So, good news po ito. What? Tama po narinig nyo. Wala pong sakit si Papa. Po, wala pong findings ng ating Papa. Meron pa pa rin pong niresita ang doktor para palakasin po yung katawan dahil po nanghina po siya. So, nagtitake siya ng mga vitamins at kung ano pang mga gamot na para lumaman ang balik yung lakas niya. So, mga guys, ito po yung tinitake niyang gamot. Ang palakas daw po daw ulit ito. Meron pang tag-Diyos na tag 1,000 daw mahigit ito. Ito? Kalabas? Kalabas, yan yung 1,000 daw. 1,200. Ang halaga po daw niyan. Napakamahal po yung mga iniinom niyang Diyos. Pang palakas daw po yan. Bukod dyan, meron din siyang iniinom na multivitamins. Yun yung ano ba yan? Multivitamins na ano? Yan po, pampalakas daw po niya yan. So, marami po talagang gamot ang iniinom ni Papa para manumbalik yung lakas niya. At syempre, di mawala ang mga prutas, pampalakas din yan. Ito yung mga result ng laboratory niya. So sabi ng doktor ito, okay daw. Wala, clear man daw lahat, x-ray at saka yung mga laboratory niya. Ayan po, kompleto po, total package po talaga yung check-up na ginawa namin dyan. O body check-up talaga. So, healthy daw po. Kaya, kampante na po kami. Ikuhaan ng team of Binok. Binok. So mga guys, yan po yung mga resibo ng mga pag-check up namin. Isa lang po lang nakita ko, yung iba di ko na naghilap. So ito lang nakita ko, 992. So isa lang po yan sa mga nabayaran namin. Yung iba di ko na mahagilap. Yung ko saan na natapon. Yan po ang resibo. Yeah.
At syempre, meron din tayong x-ray para alamin din natin yung kalagayan ng baga niya. So, ayon dito sa doktor, clear naman daw po ito. Di ko rin po alam talaga kung paano basahin ito. Ito po, tinapat ko sa ilaw. Wala namang kakaiba sa paningin ko. Siguro nga tama sila. Wala nga itong sakit si Papa. Papa! Ngunit tila bakit mas lalo pang humina si Papa ngayon man ang sabi ng doktor ay healthy siya, walang findings. So, ano nangyari? Pa? Main ka na pa? Pa? Upo na tayo ulit. Ano? Upo tayo. Oh. Sige. Upo tayo daw. Upo daw tayo, amo. Lumala. Nang lumala pa ang kanyang paghihina. Hanggang sa hindi na po siya nakapagsalita. Ibig sabihin masakit. Kahapon lang kasi magmamasage niya yung katawan niya, mga binti, kamay, kahit nasasakan siya, yung huwag niya lang bibiglain. Sila kagaya niya, nakahiga lang siya maghapon, masakit sa katawan talaga yan. Nakita ni doktora, sabi bawal daw i-massage kasi naano na daw yung buto, marupok. Hindi, kahit ano lang po, hindi yung sobrang massage, kahit yung ganun-ganun lang oh. Ganun, hindi yun talaga sobrang massage. Yung parang gaganunin nyo lang yung kamay niya. Kahit kung hihimas-himas lang para yung buto niya kahit papano hindi mag-stack up. Mag-stack up kasi yan dahil nga umano na yung buto niya umuukay. Kaya ang ano pa ito, gabi-gabi ko ito inalim. Ang sakit. Pamagalaw nga na saktan siya. Ayaw niya ipahawak. Magdamag yan. Ganun siya. Anak ko rin, dito rin ako magganun. And wala rin akong tulog. Ako niya dyan ng ahong kamot. Ibutang rin sa isa't dyan. Ako pong minutila aton. Isahay, ari sa likod. Isahay, anak sa mga mata niya. Sa uyo na basta di mo masagdan. Di mo masagdan. Kukalit lamang si Javi. Kakurat na pa. Biyad-biyad na nasagdan. At si Ivy naman ang tagapaghanda ng mga pagkain. Kakainin ng mga nag-alaga kay Papa. Anong luto to, Ivy? Kompletong-kompleto po lahat sila dito ng tutunong kumulay para po kayo. Iba sa Binas? Tatangalian na kayo sa hindi ang tagapagluto. Chip cook natin yung chip cook. Oras na naman para pakainin na naman si Papa. Kaya naman, pakain siya ng Mama sa almusal at sa tangalian hanggang sa hapon po. Sa hapunan niya. Si Mama po nakatoka dyan. Nais ko mabuhay sa habang panahon. Kung ito'y ilipas na ika'y kapiling ko tila mas lalo pang lumala ito. Kaya dito na pumapasok ang sa mga isipan namin na baka kung ano mga baka na lang napasok namin sa isip ito. At naisipan namin baka kinulam siya o ano.
mas lalo pang umigting ang papaniwala namin na baka nakulam si Papa dahil naglabasan po ang langgam dito sa paa niya. Dito sa sugat ng paa niya na halos taon na mahigit na hindi na po nagaling. Pa? Pa? Papa! Mapapansin mo po, may dimples siya sa noo. Napakataas po ng lagnat niya ngayon. At ito yung sugat na kung saan nakita nila na may lumalabas na langgam. Hanggang sa humantong ang time na na tuliro na ang lahat. So, kailangan na mag-usap-usap kami. Isugod na lang sa ospital para mag-seek an opinion. Halos masakit na po ang buong niyong katawan. Mahawakan mo siya, umaaray po. This time po, hindi na po siya nakakaihi, hindi nakakadumi, at higit sa lahat po, hindi na po siya nakakatulog. Kaya po, nahihirapan po talaga siya. Takbo rito, takbo roon, naghanap kami ng ambulance pero wala po kami makuha dahil po busy po daw sa COVID, kakahakot-hakot ng COVID daw yung ambulance ng barangay. Kaya wala kami makuha. Nakad namin lahat ng mga papilis agad. Pumunta kami ng punsalan para makuha ng permit sa balsamo at sa mga papilis pa po sa pasyo. Balde. Ano? Puta, mag-usap tayo. Sinari at saka yung doktor kasi walang mga doktor dito.
Tawagan na lang daw mga doktor kung anong gagawin kay Papa. Tapos dalawang choices lang yung gagawin. Pero kung gusto daw is swab test. Tayo daw gagasto sa swab test. Pero kailangan daw magpagkain na pa. Naka-pressure. Iwan ang pressure. So mga guys, pumunta po kami doon sa Sipasyo Valdez Coronial Services. So tinanong kami kung ano kinamatay tatay. Ang sagot namin is hindi makakadumi, hindi siya nakaihi. Hindi namin alam kung ano naramdaman niya. Basta yun lang napansin ko, hindi nakaihi, hindi nakadumi. Nawalan silang boses. So mga guys, nangyayin sa amin yung medical after, so yung mga result ng mga check-up para basahin uli kasi para malaman niya kung ano talagang dahilan ng matay ni tatay. Doon po nakita nila si Papa pala ay maraming sakit, mayroong diabetic, uric acid napakataas, saka may pulmonya. Yun naman pong pulmonya ang nagpapahirap dahil hindi kami pinapayagan magburol ng 3 days. So, dalawang choice yung pinapili sa amin. Cremate or diretso libing. So, diretso libing ang napili namin. Dahil po, mas mababa yung bayarin. Kaya, ngayon lang namin nalaman ng si Papa pala ay hindi totoong nakulam. Kundi, may sakit talaga marami. O mga guys, yun po ang dahilan ng kanyang pagkamatay. So mga guys, kumpleto na kami. Ihatid na namin si Papa sa huling hantungan. Hanggang 8. Sabi dito, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Amen. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi.
ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Last verse, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Yun po ang salita ng Panginoon. Lahat po ng bagay ay may kanya-kanyang panahon. Amen. Langin po tayo. Heavenly Father of God, Panginoong Diyos, Lord, si Kuya Carlito Dilagdad ay panahon na po, Panginoon, ng kanyang pagkamatay, Lord. Nang pagbabalik niya, Panginoon, sa iyong piling, Lord, tanggapin niyo po ang kanyang kaluluwa, Panginoon ko, sa iyong paharian. God, kayo po ang Diyos na matuwid, Lord. Lord, dito sa lupa, Panginoon ko, dito sa mundo, God. Lord, salamat po. Kayo ang Diyos na buhay, Panginoon ko. Lord, na ang tao, Lord, ay mula sa alabok at babalik po siya sa alabok, Panginoon. Amen. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ito na talaga ang panahon na kailangan ka ng Panginoon. Diba sabi ko sa iyo, mahal na mahal ka ng Diyos. Mag-usap tayo, sabi ko, mahal na mahal ka ng Diyos nito. Yun lang ang isipin mo. Maraming nagmamahal sa iyo rin. Maliban sa amin, higit pa sa Diyos. Ang datang dugo ko ay
Papa! 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 Habang may buhay.
ika'y kapiling ko ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Tanging ko panalangin ay pagsamo mo kailan may di magmamalin ang apoy sa puso ko habang may sa'yo lamang iyalay
mawawalay. Ako'y mabibigo, di na nanaisin pang ituloy ang buhay ko habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy sa'yo lamang. Ialay ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo. Saan ang pebe dyan? May ngipin. May buho pa pala. Bulo. Sige na, hindi mo. Ito kung mukha na. Bulo? Tapon pa. Talagay sa saan ko, may buho pa. Hindi pala nasisira yung buhok ng tao, no? Dikit pa rin. Hindi matatangin yan. Mahal tangin yan.
Malakas mo ni Grilito. Dami ni Kuting yung ano yun, ngipin, no? Ngipin. Alam mo, last one na kayo dito. Ganyan ang magiging resulta natin, tay. Parap nga. Ano mo? Ha? Ayan. Pagalitan tayo maara. Baka may ara yan. Bawal. Busan nga. Busan tayo. Naka-smile pa, ha? Hindi pala nasisira yung ulo ng buhok ng tao. Lumaki pa, no? Hindi, ganyan na yan. Tignan mo yung ulo. Ay, buhok ba? Yung buhok. Yung buhok, dikit pa rin. Hindi nasisira, no? Pakita ko ito, Eche. Hello, mga guys. So, ginawa ko tong video na to. Dinali ko ng tare ko yung pangyayari ng aking biyanan para na po maging alaala ng aking asawa at sa kanyang pamilya, para naman maging aware din kayo sa ganitong pangyari na napapachikap nyo na pero walang findings. So pag mga ganong pangyayari, huwag na mag-isip na nakulang o ano-ano, basta gawin nyo, mapasikal opinion na siguro, yun ang siguro may advice ko sa inyo, dahil may ganong talagang pangyayari na hindi na titrace agad yung sakit. So siguro kailangan mo magpa-second opinion o ipabasa ulit yung mga result. Kasi minsan yung mga doktor ay maraming masyadong iniisip siguro, hindi nababasa ng ayos. O ganun na lang siguro mga guys. Yan lang. So watch and learn mga guys. Kung kayo'y baguhan o nalito man lang dito sa aking channel, huwag nyo naman kalimutang mag-like and subscribe. Don't forget to click the button bell para updated mga kayo sa next videos ko. So, maraming salamat sa pagpapanood.